Good evening. Ay, sister pala, Sister Rimi. Good evening po, Nay. Good evening. Medyo na nosebleed ako doon. English din. Okay. So, 9:40 na. Sumove naman tayo ngayon sa next naman. Paki-unmute po ninyo, Bada Junre. Si Ma'am Cathy Cortez Sochaisen. Sochaiseng. O, kasi hindi ako makapag-unmute sa kanila. Bada Junre? Yes, bro. Unmute ko na. Kapatid na Cathy? Katie? Pa-unmute, Sister Katie? Sister Kat? Meow! Hindi wala, ko, wala yata siya dyan. Okay. Wala siya ta. Ayan na. Okay. Good evening po, Sister Kat. Hello, good evening sa inyong lahat. At good morning saman sa iba. Oh, ang ganda ng sailing. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa akin. Sorry, hindi ko ma-ano yung camera ko. Hindi ko ma-open. Okay lang po. Okay lang, okay. So, na-open naman siya, te. Na-open naman, te. Kaso nga lang, ceiling yung nakikita. Ah, ganun yung, ba? Ah, yung okay. Kesa minyo na may ilaw, nakikita namin. Sabi-sabihin na ba? Oo. Ay, hindi ko nakikita. Sorry. Okay. Ay, si ano pala yun? Si Ate Remy pala yung may ano? May ceiling. Eh, hindi pala si Ate Kati. Ayan, si Ate Kati. Medyo, ano, black lang yung nakikita sa kanya ba dyan do? Oo. Ayan! Nakita na? Yes, sister. Ayun! Ay, salamat sa Diyos. Ayun. So, ngayon, isi-share ko lang sa inyo yung sa akin na nangyari. For such a long time, bali, wala pa nung punto per punto noon. Bali, ang nangyari noon, nag-asawa ako. Tapos, ano siya yung, hindi ako nagbubuntis, hindi ako, ano, nalulungkot ako lagi kapag may period ako monthly. So, naglulubina ako lagi. Ang minulubina ko, sana magkaroon ako ng anak. Kasi nga, may mga tao na sinasabihan ako na meron pa nga tumawag sa akin ng mamaog, yung ang tawag na sa akin yung baog nga ganun, masakit sa akin. Tapos sinasabi nila na ba't hindi ka mag-anak? So nubina ako ng nubina, sinasabi ko, Lord, ba't mo naman ako bigyan? Bigyan mo naman ako na kahit isang anak lang, lalaki ang gusto ko para may magdadala ng apelido ng mister ko. Wala. Natatapos ko yung nubina, walang nangyayari. Tapos ngayon, hanggang years go by, hanggang sa ang hiniling ko na sa kanya, Lord, siguro hindi ako magiging mabuting ina. Sige, itulungan mo kung matanggap kong hindi kami magkakaanak ng mister ko. Kasi nagpa-check up na kami. Yung mister ko, okay siya, wala siyang problema. Ako ang may problema, very weak daw ang aking ano eggs. Ngayon, ang only solution lang daw doon, yun yung through tubal insemination nga, intravitreal. Pero ang donor din daw, mister ko. So sinabi ko yung sa mister ko, sabi niya sa akin, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng anak. Ikaw ang kailangan ko. Kaya kita pinakasalan kasi mahal kita. Hindi ko kailangan ng kung papahintulot ng Diyos na magkaanak tayo, salamat. Kung hindi naman, masaya ako tayong dalawa lang. So, kasi nandun yung fear na baka iiwanan niya ako. Tapos, maghanap siya ng iba na makakapagbigay ng anak sa kanya. Marami akong takot. Kaya, dasal ako ng dasal, lubina ako ng lubina. Wala. Tapos, hanggang sa yun nga, dumating ako sa point na sabi ko, sige po, Lord, siguro hindi ako magiging mabuting ina. Kung ano po ang gusto niyo, yun na lang po ang tatanggapin ko. Pero, masakit sa akin yun. Kasi every month nga, umiiyak ako lagi. Pero sabi ko, yung iba nga, ang dami mong napapagbigyan. Ba't ako hindi mo ko mapagbigyan? Ano naman akong tao? Sabi ko, gano'ng matulungin naman ako sa kapwa ko. Di ba yun ang gusto mo? Pero ako, yun lang hiniling ko, hindi mo pa ako mapagbigyan. Gano'n ang dasal ko. Yung lagi ako nalulumbat sa kanya, gano'n. Ang kapal ng mukha ko. Tapos ngayon, yun nga, hanggang sa... Nagulat ako doon, natapos ko yung lubina, ganun lagi ang lubina ko na
matanggap ko lang na hindi tama. Oo nga, totoo, pag may nakikita akong mag-asawa, may anak o may baby o ano pa man, masaya ako sa kanila. Tapos pag may nagtatanong sa akin, oh, ilan na anak mo? Gaganon sila. Sabi ko, nako, wala. Sabi ko, hindi ako, bakit wala kang anak? Eh kasi hindi na maalam ng asawa ko na lalaki talaga ako. Yung ganun ang ginagawa ko na siyang biro, ganun na. So, hindi na ako nasasaktan, wala na sa akin yun, ganun. Tapos sasabihin nila, kasi during that time, wala pa yung mga surgery-surgery na yung mga lalaki pwedeng maging babae na ano, ganun na. Alam niyo na ibig sabihin. So, ngayon, kaya sinasabi ko, at sinasabi naman ng iba sa akin, ang ganda naman ng pagkakasurgery sa'yo para ka talagang babae. O, wala mo naman eh, mapera ako. Ganun na lang, puro biro lahat ang ginagawa ko. Pero sa kalooban ko, hindi na rin ako nasasaktan. Yun ang ginawa ni Lord sa akin. Hanggang sa nabuntis ako. So, masama yung pakiramdam ko noon. Eh, ako yung tipong, pag masama pakiramdam ko, hindi ako kagad umiinom ng gamot. Inaano ko lang yung, kung matitake ko yung pain, ganun ako. Tuwing umaga, pag binuksan ko na yung ref, kasi nga kukuha ako ng baon ko, kasi papasok ako sa work, nakasusuka ako. Hindi ko matake ang amoy ng mga, yung leftover na pagkain. Hindi ko, akala mo naman eh dati na, palagi naman ako kumakain ng yung ulam kagabi. Tapos alam ba, ulamin namin ngayon, tanghali, mga ganon. Pero during that time, hindi ko talagang nasusuka ako, tapos sumusuka talaga ako. Tapos hanggang sa yun, nanghihina ako lagi. Tapos, ayun na, nagpa-doktor na ako. So ngayon, nagpa-doktor ako, ang tinawag nila dun is frog test niya. Sabi ng doktor, buntis daw ako. Sabi ko na ko, Dok, hindi ho ako buntis. Magme-menopause na po ako. Sabi ko, matanda na po ako. Tapos sabi ng doktor, okay, so basta i-refer kita sa OB-GYN. Hello? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, okay. Sabi ko, sige. So ngayon, de nangyari, kinuwento ko right away sa mga katrabaho ko. Kasi masayang masaya. Masaya ako. Nandun yung ano na, buntis nga ba ako? Kung buntis ako, Diyos ko, salamat po. Ganun. Kung hindi man, sana matanggap ko. So, yung, eto na, may isa ulit nangyari. So, buntis ako, no? So, yung isa pong katrabaho, kasi tatlong beses na siya nagtatry magbuntis, hindi siya nabubuntis. Lagi siyang nakukunan. Kasi, walang heartbeat daw yung bata. Kaya, tatanggalin ng doktor. So ngayon, ang sabi niya sa akin, so sinabi ko sa kanya na buntis ako. Tapos sabi niya, oh talaga? Sabi niya gano'n, I'm happy for you girl. Sabi niya gano'n. Tapos de, sabi ko na, salamat sa Diyos na dinig din yung panalangin ko. Tapos sabi niya sa akin, ah, pero ano, nagpunta ka na ba sa OB-GYN? Sabi ko, ay hindi pa. Ah, so hindi pa pala alam kung if the baby is nasa loob ng matres. Eh parang natakot ako. Sabi ko, naku, ano kaya to? Kasi sabi ko, paano kung nasa labas? Eh di tatanggalin. Ah, ganun. Sabi ko, di, yung pala, inisip ko na yun ang inisip. Kasi Friday yun eh. So, naku, next day, nag-bleed ako. Na ano, ang grabe yung tagas ng dugo. So ngayon, ang dinasal ko sa kanya, Lord, sabi ko, akala ko, binigyan mo na ako. Tapos, dinugo ako, ngayon bahala kayo. Kung ano pong gusto ninyo, matanggap ko lang po. Na ito po talaga ang gusto po ninyo. Kayo na po ang bahala. Bigla namang huminto yung dugo. Tapos, yun, nung Monday na, nakita ko na yung, kasi emergency check-up ang nangyari, na-meet ko right away yung OBGYN ko eh. Tapos sabi niya sa akin na in-ultrasound ako internal. Tapos pinakita niya sa akin sa monitor yung baby, yung maliit pa yung anak ko noon. Tapos nagluloko pa yung doktor sa akin. Sabi niya, "Mom, look at me. I'm fine. Don't worry about me." Gumaganon pa yung doktor, ang bait niya ng doktor. Tapos ayun, hindi na ako nag-bleed kasi nga sinabi sa akin ng doktor tsaka ng mister ko, stay away from people who are very negative. Yung parang, yun nga yung mga, kasi yung iba nga, ayaw nilang nakikitang masaya yung kapwa nila. Tapos ngayon, ang dating sa'yo na
nai-stress ka, yung pala, sabi ng doktor sa akin, kapag naulit ito, mawawala yung bata. So, basta, yung buntis ko na yon, yung entire 9 months na yon, dinadasal ko sa kanya, kung anong gusto mo, yun ang mangyari. Yun, hindi ko na ini-stress yung sarili ko. Kung magkakaanak ako, mawawala siya. Si Lord na bahala sa akin. Wala na akong pakialam. No, wala na yung parang masakit sa loob ko. Wala, nawala talaga. Binigay niya talaga sa akin yung peace of mind na yon. So, ayun, ngayon yung anak ko, next month is 18 years old na siya. At hindi na rin ako nagkaanak. Talagang pinagbigyan niya ako sa healing ko. And I'm forever grateful. Tapos, yun nga, kare-research ko, kasi nandito ako sa ibang bansa, dasal-dasal, eh, syempre gusto ko pa siyang makilala ng gusto. Napunta naman ako dito sa ano ninyo, sa punto per punto, ayun, nag-sign in, yung mga ganun. Tapos, araw-araw akong nakikinig at nanonood sa inyo. At kung hindi ko man replay ko na lang yung video para mapakinggan ko kung ano yung mga, kasi maraming mga ibang tanong ng mga Catholics na tanong ko din na nasasagot. Kaya tuwan-tuwa, maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain pa kayo lahat ng Diyos. At ang message ko sa ibang mag-asawa, i-offer ninyo sa Diyos kung ano ang gusto niya, yun ang dapat mangyari, hindi yung gusto natin. At yun, siguro sasabihin nyo, sabi mo lang yan. Kasi I've been there, na kagaya ninyo na masakit sa loob, na gustong-gusto nyo magkaanak. Pero may plano siya. Yun nga, kung anong gusto niya, yun ang mangyari. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Hello? Okay. Oh, okay. Okay, thank you sa yung ano te sa yung commentary, no? And then wait lang. Okay. So dito tayo ngayon sa wala na. Thank you sa yung commentary, Ate Kathy. Yes. So testimony, hindi commentary, testimony. Testimony yung brother. Testimony. Commentary. Hindi ko pumasok si brother Darwin. Hindi mo nakita. Baka nakalimutan niya. Kasi galing kami doon sa ano. Napagandang testimony yun, ha? Oh, kasi andun kami sa Astrodome. Sinabihan niya ako na sabihan mo sila na papasok ko ngayong gabi. Wala naman, 9:52 na, wala pa si Brother Darwin, so malamang hindi siguro papasok. May commentary yata si Brother Wendell sa testimony, Brother Jando. Ano yung commentary mo, Brother Wendell? Sige, Brother Wendell, go ahead. Okay, ito yung commentary. Ayun, napakaganda na testimony yung sa ating kapatid, no? Na binigay niya para sa magiging gabay din sa mga mag-asawa na tulad sa kanya noon may karanasan na ganyan. So, totoo talaga yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na pag hihilingin natin at isa puso natin, ibibigay talaga. Okay? Maraming salamat po. Yan ang commentary.